We beat them by almost half. Zelada launching another triple. Yes, again! There is Aquino. Bob of Santa Maria using the glass for Jeff Viernes. Basketball fans, and good evening mga kasurog! Welcome sa Day 21 ng ako, Bicol Cup Sorsogon, hatid sa inyo ni Congressman Zaldico at lang ako, Bicol Party List, katabang na kasurog pa! Live na live tayo dito sa napakaganda at napakalinis na Encinas Pavilion, the surfing capital ng Bicol, ang Gubat Sorsogon. Our deepest thanks to the local government of Gubat Sorsogon, headed by Honorable Mayor Ronel Nono Lim, and sa ating butihing governor na si Governor Boboy Hamor for this wonderful venue. Today, for the last game of our exciting doubleheader, we bring you the battle between Prieto Diaz and Santa Magdalena. I am Angelo Espinosilla, your weekend warrior, and a pleasure to take you to the action of this ball game along with our veteran coach and resident analyst na si Sir Paul Sepe. Coach Paul, magandang gabi po sa iyo. Yes, magandang gabi Sir Angelo, at magandang gabi din sa ating mga manonood. This is the last game for our doubleheader. So bakbak ang Prieto Diaz at Santa Magdalena. So wag na natin patagalin, sir. So ito na po. Punta na natin si JV Salvidar, ang ating arena announcer. Good evening, basketball fans. Live the live again tayo dito sa Encinas Pavilion as we are seeing the men in white jersey taking a three-point attempt. Itong mga taga Prieto Diaz, and in the gray jersey naman, itong mga taga Santa Magdalena. Once again, good evening, Coach Paul. Yes, good evening, Sir Jello. Ayun na nga, Prieto Diaz, nakauna ng possession but turnover on the part of Prieto Diaz on that sequence, partner. Tama, no? And another sorry miss for Prieto Diaz by Manalio and Blanco. So they are still struggling, no, to manage to get a point in this unfamiliar territory as we are playing in Gubat instead of their home court, Prieto Diaz. For some technical reasons, no, medyo basa yung court. Kaya nandito tayo for an easy layup. Itong
Manalo putting the game into the zone, no, as they are leading with 2-0 against Santa Magdalena. And the gray jerseys are looking for their first point. And naibuslo ito ni Garote Joseph. Good jumper the part of Joseph Garote. And speaking of Garote, Garote with an easy defensive rebound there. Passes the ball to Formanes. Then to Francillo. Is that a 3-point or a 2-point, partner? That's a 3 points on Francillo. Manalo gives the ball to Dionela. Dionela loses the ball. So Fulio picks up that loose leather. And Formanes attacking the paint against 3 with a floater. In and out. Gets the rebound there. It's J-Mark Trinidad. To the godlike runner na si Zeus Blanco. Blanco looking for someone. Feeds the ball to Dininha. Dunina attack. Misses. And another attempt by the bigger man na si John Dionela. Or was there to clean up the mess, partner? Yes, partner. John Dionela, very steady. Big for Team Prieto Diaz. And sinagot naman yun ni Princillo Batmintes, partner, on the other hand. Matos. Zeus Blanco rather. Sorry, may hangover pa ng previous game. No, kasing bilis kasi ni Matos itong si Zeus Blanco. Giving the ball now to Formanes from the top of the key. But misses the jumper. No, medyo struggling ang both teams to hit the bottom of the net. No, yes, in this partner, early outing. Yung kanina, long to yun for Don Del Francillo. Yeah, for Team Santa Magdalena. Francillo. Intercepting the ball there was Zeus Blanco, but he was called for out of bounds. Inbounding the ball, itong mga Team Santa Magdalena. Feeding the ball to Dave Formanes. Dave Formanes to the corner. Fires a rocket three-pointer, but misses. But to clean up the mess is Joseph Garote. Once again, Garote attacking. Yes, Parker, apat na puntos na ito si Joseph Garote dito sa ating game. Yan, tama ka dyan, Coach Paul. And speaking of, Formanes once again pickpocketing that leather and converting it supposedly to a point, but that was too strong of a pass. And napakabilis na Blanco loses the grip of the ball. So Moscoso taking advantage. Formanes sumayaw but misses the ball, was asking for a foul. But isn't any from downtown itong si Trinidad. No good, but Dionela once again. Ito, papulot-pulot ni Dionela. Yes, grabe. Partner, a good rebound on the part of John Dionela. 4 points na sa ating game. Ito si John Dionela. Yan. Formanes still being the court general. Feeds the ball to his teammate na si Dundel Francillo. Grabe. Oo, that's the first three-pointer of the game, partner. Courtesy of Dundel Francillo for Team Santa Magdalena. At sinigurado niya ng 3 points yun, partner. Tama. No, kasi kanina, supposedly 3 points was converted into a long two. Formanes, now with the ball. We're tied at 10. Another three-point attempt. Grabe. Same spot. But this time, it's James Moscoso. From downtown, itong si Manalo, grabe. It's raining 3 points, parang yung kaibigan ko na si El, no, from Pasacao, si Ella. Formanes, fadeaway jumper, no good. And a long pass to Manalo, that's 2-1, but Manalo decided to take the ball in his name and it's good. So dito, partner, si Formanes still struggling, but sa kabila, si Manalo, maganda yung guessing with 7 points na, partner, dito sa ating game. Tama, Moscoso missing the 3 point in the same spot. Manalo fires the rocket! Same, they misses. The same story went for two teams as Fulio now intercepted by Zeus Blanco and losing the ball. Too much action, Coach Paul, in the first 5 minutes of this first quarter. Mukhang both teams are hungry for a win tonight. Inbounding the ball, itong si Prieto Diaz, no, si jersey number 26 na si Donina. Blanco. Dionela. Dionela fires mid-range jumper but misses. Fulio attacking. Fulio against Manalo. Fulio!
finds the bottom of the net. That's a basket, ladies and gentlemen. Looking for revenge itong mga taga Prieto Diaz. Fires another three-point attempt but misses. So medyo inalat ang tira ni Eugenio Ryan there. Hormanes picking the ball. Gives it to his teammate. Parang laging dito tumitira itong Team Santa Magdalena on the right wing of our arc. What's a good rebound, offensive rebound on part of Joseph Garotti partner making that basket plus end one partner dun sa play na yun. And there's an opportunity for a three-point play kaya nga ni Coach Paul Sepe. And tingnan natin if Santa Magdalena can complete this one kasi we've been seeing Siso scoring for both teams no in the first 7 minutes or first 6 minutes of our first quarter. And pasok yun for Joseph Garotti partner, yung end one play na yun. Tama, na slightly controlling the game itong mga jersey in gray, no? Mga Warriors natin ng Santa Magdalena with a three-point lead. But still, that's within a striking distance as Doninha fires a three-point attempt but misses. Hormanes very quick on the rebound but that was too strong of a pass break to Moscoso. Oo, at wala nang plano habulin si Moscoso yon na partner, yung pasan na yon na galing dito kay Dave Hormanes. Tama, parang ano ba naman yung partner? Napakalakas naman. But again, good passing on the part of Prieto Diaz. J-Mark Trinidad, may apat na puntos na din dito sa ating laro, partner. Tama, Coach Paul, no? So, isa na lang ang kalamangan ng Santa Magdalena as Moscoso feeding the ball to Fulio. Fulio spins and shoots with misses. Good rebound there by Prieto Diaz. Zeus Blanco fakes the pass, shoots instead. And grabe, umararo sa ilalim itong si Doninha. Good but, rebound, partner, on the part of Harold Doninha. So, ang tawag ko dito kay Harold Doninha, the tank. The tank. The tank, partner. Tank. Parang tank, tank build. Pala, eh. Tank. Oo nga. No, parang Buffalo, di ba? Mag-scatter ka. No? Parang yung kaibigan kong mahilig mag-scatter dyan. At pasok yun, partner, pula dito kay Harold. And a very reliable man, yes, under the rim, no? And who can shoot as well. So while we are seeing him on the line, pakinggan muna natin ang report na inihanda sa atin ni Regine Bue. Regine, take it away. Para sa bayan, kahit kulang ay lalaban pa rin. From 13 players, ay 5 na lang ang andito ngayon para maglaro sa kanilang last game kontra Team Prieto Diaz. Wala ang 8 manlalaro ngayon dahil si Mana Santa na at ang iilan ay may kanya-kanya ng gawain to exercise their practices during Holy Week. At ang iba naman ay nasa trabaho. Ayon kay Coach John ng Team Santa Magdalena, aminado siya na kung sa stamina ang pag-uusapan ay lalamang ang Team Prieto Diaz dahil marami silang pamalit na players. Pero tatapatan naman daw ito ng skills and talents ng mga manlalaro mula sa Team Santa Magdalena. Yan ang update mula dito sa site ng Team Santa Magdalena. Balik sa inyo, Coach Jello at Coach Paul. Thank you so much, Regine. Tama nga, no? I didn't notice it at first, pero super depleted ang player ng Team Santa Magdalena with 5 players only, no? So, hindi pwedeng mapagod, hindi pwedeng ma-injured. Kundi, that would be very dangerous and very dangerous na yung situation nila at the moment. Yes, partner. But again, lamang na dito, partner, ang mga taga Prieto Diaz, courtesy of that layup nito ni Christian De La Guerra sa pagbalik natin after the report ni Regine, no? At yun na nga sinasabi natin, partner, medyo depleted at 5 na lang ang naglalaro for Team Santa Magdalena, pero lalaban pa rin para sa kanilang bayan at kung ano ang nasa unahan ng kanilang jersey, which is Santa Magdalena. Tama. Municipality. No, Santa Magdalena is known for the most beautiful sunset. No, dito sa Sorsogon, dinadayo talaga sila paghapon, no, by the beach kasi pang Instagram yung view dito sa Santa Magdalena. And tingnan natin, no, kung ngayon nakakahabol pa itong Santa Magdalena sa konting kalamangan ng Prieto Diaz, kung magtutuloy-tuloy kasi nga sabi nga ni Regine, no, sa magiging battle of muscular endurance and stamina ito in the long run. But again, for Manes, firing a three there, intercepting even the ball. Good gasoline on the side of Santa Magdalena. So I think the strategy of the coach
here now is to use the timeout for breaks, no, and utilize it, no, as well for plannings. Yes, partner. And also, for Team Santa Magdalena, kailangan talaga, partner, na i-manage nila yung timeout nila kasi lilima nga yan, partner. So, and also the fouls, partner, kasi of course, pag medyo na foul trouble, mahihirapan sila all throughout the game. Tama. So, scrambling the ball, ito nga si Fulio, which was able to control that leather. Fulio dropping the ball to his teammate na si Garrote, but Garrote was a little short on that fall away jumper. Zeus! Kinala at kinaliwa, pero medyo kinapos. And Moscoso, crossing the half court, decided to give it to Formanes. Formanes attacks with a floater, but misses. Moscoso was there. Stops and pops. No good. Up and under ni Moscoso. And eto na nga, mukhang nakita na natin yung stamina. As this is a 3-against-1 battle, but Formanes, with the heart of a champion, is still running back, no, even though he's the one dribbling the ball for his team. Yes, partner. Yun na nga. At sinasabi nga natin, talagang medyo wala nang makabababa dito. But again, another three-pointer on the part of James Moscoso. That's the second three of James Moscoso dito sa ating laro. Tama, partner. No, Moscoso says, said na kung di natin kaya sa depensa, bawian natin sa ofensa. Pero napakagandang sayaw ang ginawa dito ni Adalbert Destajo. And Formanes, once again. Still struggling, partner. Itong si Formanes sa kanyang mga tira. At talagang wala pa itong nabubusto dito sa ating game, partner. So that's the end of the first quarter. The score is 25-21 lamang po ang Prieto Luis ng apat. Tama, no? And for the curiosity of the fans, Coach Paul, if you are the coach, no, para sa information ng karamihan, no, ang partner ko po is a veteran coach, no, has coached many teams, no, like Ateneo and CSPC and other teams. So kung ikaw yung coach, Coach Paul nitong Santa Magdalena, paano mo kung hindi maipanalo, at least hindi ka malamangan ng masyado with 5 players alone? Yes, partner, for me ang mindset na lang dito is to talagang laruin natin, and yung system pa rin ilagay natin, may sistema pa rin kahit depleted, kahit lima. And of course, enjoy the game, partner. Yun naman talaga. Of course, kung ako ang coach, ma-manage ko lang yung time. Proper time management lang. And siguro, yung mga fouls, sabihan ko na lang, i-motivate ko na lang yung mga players na huwag na masyado mag-foul. At talagang, for sure naman, may tatawid hanggang fourth quarter kung gano'n ang gagawin nila, partner. Tama, partner, no? Hindi natin napansin yung foul trouble din pala magiging problema nila in the long run. And again, no, sabi mo nga, very good yung sagot mo, Coach Paul, no? Enjoy the game, kasi inimbento naman talaga to ni James Naismith, no, para maglibang yung mga tao before it became a competitive sport. Yes, partner. At ito nga, pasadahan ko lang yung leading scorer natin nung nakaraang quarter. Ito si Edison Manalio, mayroon ng 7 points. At ito sa kabila naman, itong si Dondel Frencilio, or make that Joseph Garrote, partner, with 7 points. Tama, Garrote with 7 points. So tingnan natin if he will continue pouring the points for his teammates. And this is also a chance, no, on the other side of the coin, chance nito ng mga Santa Magdalena to be, no, the kasarug player, no, kasi lima lang pagpipilian kung maipapanalo nila ito. No, unlike and, sa again, this is the chance for them, no, to grow as a team also. And pag nakita ito ng iba ding mga manonood, like for example yung mga batang gustong maglaro ng basketball sa kanilang municipality, siguro this one was the target ng mga batang yan, no, na makapaglaro dito. So no need to be ashamed here, partner, kasi sabi ko nga, lumalaban hanggang sa uli itong mga taga Santa Magdalena. Right on point, Coach Paul, no? So batiin ko lang si Tita Merlin na nanonood in the comfort of their beautiful home as Garrote rebounding the ball. Feeds it up to his teammate na si Moscoso, but missing the layup there. So ito na nga ang the tank na si Donina, but missing the shot. So we have 8 minutes and 27 seconds in the second quarter. Lamang po ng apat. Ito nga Prieto Diaz. Dagdagan mo pa ng 3 points. Yes, courtesy partner of Adalbert Destajo. 5 points na sa ating laro. Ito si Destajo, partner. Tama. And Formanes still directing traffic from the top of the key. Misses. But ito na nga.
That's 2-1. Using his body, si Manalo, kitang-kita natin, no? First quarter pa lang, ito na lang si Formanes ang bumababa. Yes, maybe this is the strategy. Do not focus on the defense anymore. Pulot-pulot na lang tayo ng rebound and we go for a complete offense attack. Yes, partner. Yun na nga siguro ang gagawin itong mga taga Santa Magdalena dito, partner. Yes, especially kapag may mga fast breaks. Pero mga dead ball naman and medyo mabagal. Ito na nga, speaking of wala na ang depensa, medyo nag-alangan pa itong si Gianella. No, maybe he was thinking may sasabay dun. Napangiti na lang siya dun, natanadula sa kanyang bola. And again, same spot. But Mrs. Bakit niya paborito nila dong tumira? Maybe because of their more dominant hand, right hand. Kaya mas maganda tumira on that spot. And speaking of, still dominating on the rebound, ito si Francilio. And they still have the gas as Formanes and Garoto is there but couldn't finish the shot. Formanes attacks instead. And there's a third chance opportunity but misses. And their heads are down now. But Moscoso was there to intercept the pass. Ang puso, no? Kumbaga, ito yung generation of miracles. Lima lang. Di mo kailangan ng sub. And again, yun lang, nakabasket na doon si Dave Formanes. That's the first 2 points ito ni Dave Formanes dito sa ating game. Tama, no? And Danina fires from downtown. But misses. Fulo. To Formanes. Formanes attacking, losing the ball. I think the fatigue is showing a little by little. Gianella to Doninha. Doninha powering his way in, but Trinidad is there, no, to clean the mess up. Formanes with a fast break opportunity. Quick pass to Moscoso. Moscoso securing, no, that point. At mayroon din rin 8 puntos itong si James Moscoso. 2 3-point partner kanina at yung layup na yun, partner. For James Moscoso. Tama ka dyan, partner. And Manalo feeding the ball to Gianella under Trinidad was pickpocketed by Garote. Garote pinasa kay Formanes. A very steady point guard who has been running and gunning for a while now. Moscoso and Formanes connection. Formanes using the glass. Formanes rebounding. But he lost against a much smaller na defender na si Manalo. But good thing, Manalo loses the leather there for an out of bounds. And the ball will still go to Prieto Diaz with 14 seconds on the shot clock to complete their play. From the corner, fires the rocket but misses. And another loose ball opportunity sana. And ito, mukhang malamyan na din ang mga pasa ng mga Prieto Diaz as laging naagaw and diving for loose ball there. Mukhang nahawa sila ng energy. Partner. At napakadulas na ng bola para dito sa dalawang kupunan, no? At turnover after turnover itong dalawang kupunan dito sa ating second quarter. Tama. Tingnan natin if mako-convert ito ng Santa Magdalena, no, into points as they are still with the ball possession. So good offense, no, pero they are struggling to finish as Formanes gives the ball to Fulio. Fulio fires. Easy teardrop there para kay Fulio. At kung makita mo, muntik na din madulas doon na sa kamay ni Fulio, partner. Buti na lang na na-regain niya yung control at na-i-basket yung tira na yon. Tama. And Deligero with a Pinoy step misses. Pinulot ito ni John Dionella but was called for out of bounds. And again, pito na lang ang kalamangan ng Prieto Diaz in Santa Magdalena with Moscoso in his favorite spot, pump fakes. Feeds the ball to the corner and from downtown, Francilio finds the bottom of the net and was able to close the gap into 4 points. Yes, partner. Second triple ball ito ni Francilio. And another interception. Grabbing energy ng Santa Magdalena as Fulio, but Formanes was denied with that attempt. 36-32, mga kasurog. 4 minutes remaining time. Prieto is leading with only 4 points against a much depleted lineup ng Santa Magdalena. Ito, timeout dito, partner. Itong mga taga Prieto Diaz with 4 minutes sa ating second quarter. Ito yung sinasabi natin at medyo makakapahinga dito, partner, yung mga taga Santa Magdalena to regain their strength dito sa ating second quarter. And again, apat lang yan, partner. Sabi nga natin, dapat hindi magpabaya itong Prieto Diaz dito kung gusto na nila makatikim ng panalo dito sa ating liga, partner.
Kasi nga medyo inaalat talaga itong mga taga Prieto Diaz sa dito sa ating liga na ako Bicol Cup Sorsogon. Tama ka dyan, partner, no? At sa pagbabalik ng ating laro, no, with 4 minutes to end the first half, ano kaya ang maging development? As again, for those who just tuned in, Prieto Diaz is still hungry for a win, is fighting a much depleted lineup ng Santa Magdalena. So puntaan muna natin si Jessa para sa kanyang report. Jessa, the floor is yours. And thank you so much, Coach Jello and Kapwa Morgan. Hoping for the first win. Yan nga ang naging pahayag ng Prieto Diaz head coach na si Coach Renan sa kabila ng kanilang standing. For the past games, napakarami umano ng kanilang mga natutunan. And they will try to fill in those lapses to be better. Kaya naman Coach Renan instructed his players to strengthen their defense and advised the team to sustain the game up until the end of this ball game. Kasi usually, ayon kay Coach, okay naman sila for the first to third quarter. Pero pagdating ng fourth quarter, ay nawawala na sila sa momentum. That's why Coach pointed out na huwag sayangin ang pagkakataon na ito na i-apply ang kanilang mga natutunan sa mga nakalipas na laro. After all, more than a game, learnings and experiences are matters. Thank you so much, Jessa. No, yun talaga yung ang importante doon, no? You never lose in a game. You either win or you learn. So yun yung pakakatandaan natin, no? Walang natatalo sa anumang laro, whether it's a basketball or any kind of sports. As we are continuing the intense battle of the generation of Miracle of Santa Magdalena, fighting against the hungry Prieto Diaz, as Destajo dishing the ball there to a very enthusiastic na Deligero, and a pass there to Fulo, but quick to defend itong mga taga Prieto Diaz, but they cannot stop itong si Christopher Fulo. And almost losing muntik the grip of the ball there. Muntik na doon, Parker. Muntik na yung turnover for Team Prieto Diaz. And they cannot be complacent. Kasi oo, yun sinasabi natin, partner. Itong mga taga-Santa Magdalena ay kumakatok na sa pintuan itong mga taga-Prieto Diaz dito sa ating game. Tama ka, so, partner. Sabi ko nga, lilima lang ito, no? Sa basketball, you have four quarters kahit naman na sino hindi tatagal kung ang kalaban mo ay halos kompleto, partner, eh. Tama. Yun ang dapat maging mindset din itong mga taga Prieto Diaz dito sa larong ito pa. If they will step, no, to the pedal in the early quarters, baka wala nang gasolina kapag nasa bandang fourth quarter na. Yes, pero tingnan partner natin, 'di ba, Coach kasi, Paul? Oo, kasi ang gagandahan kasi nito for Santa Magdalena, no pressure sa kanila tong larong to, no. So, 'yan ang gagawin dito ng mga taga Santa Magdalena. They will just keep pushing and keep playing. Yeah, the pressure is in Prieto Diaz, no? Kasi kumbaga, this will be a good story to tell, no? Kung manalo ito Santa Magdalena, no? Parang wala silang kawalan kung matatalo kasi may rason, di ba? No? Lima lang kasi kami. Pero pag nanalo, lima kami pero nanalo kami. No? And I remember that game also in Camarines Norte, with the municipality of Talisay facing Daet. Namuntik pang talunin nung six players, yung kompletong player ng Team Daet during that Camarines Norte leg. And on the Camsur leg, partner, may nangyari. Anim na player na nalo kontra doon sa kompletong kupunan. Yeah, that's the very reason, Coach Paul, no? It already happened, so it may happen again. So, tignan natin, no, if the same story will be written for Santa Magdalena against Prieto Diaz. Pero again, hindi nga natin pwedeng basta-basta yun kahit lima lang yan, kasi ang iba dyan for sure naglalaro under the heat of the sun sa mga court nila, no? Tapos ilang rebounds pa, di ba? Common yun sa mga barangay. Maglalaro ka ng first game, yung dayo, ayaw kang pauwiin or ayaw pumayag na walang rebounds, so maglalaro ka ulit, tapos rebounds na naman, and many more, no? Kaya hindi basta-basta ang endurance nito nga mga team. Ito nga si na Dave Formanes, parang kaya pa nito maglaro ng isa pang buong laro. And I believe this Dave Formanes is a varsity player of CCDI Wildcats, partner. That's the reason why, no? He's very well-conditioned pagdating sa larong basketball. As Fulio was called dancing in the wrong song, no? Was called for too much steps, and that would result to a turnover as
Nuninha passing the ball to his teammate. And grabe ang ball movement but was intercepted. No, Francilio. Francilio dribbling the ball. Fades it up to Formanes. Back to Francilio. Francilio misses. Now De Ligero. And flying sky high. And scrambling under the rim. Oh, sorry miss there for Rodriguez. Rodriguez trying to reclaim his glory using the glass for two. Ay, boss low na ni Mark Rodriguez. Pero ilang try yun, partner? The part of Puerto Diaz. Tama. No, when shot clock is off, Hermanes is running, cutting inside the paint. But medyo nadulas. So decided to feed the ball to Garrote. And was called, you know, for a foul. Itong Prieto Diaz. So there's an opportunity to tie the ball game as we are about to end our first half. So again, mga laro po na ako Bicol Sorsogon is atid sa inyo ni Congressman Saldico at ng ako Bicol Party List. Katamang nakasurug pa. So our next game, Coach Paul, after the Holy Week break would be on? That's on April 1, partner. April That's the 1. Last game of the elimination, partner, for ako Bicol Cup Sorsogon. And very exciting, no? As we are about to head to the semis and Moscoso was slightly rejected by De Ligero as we end our first stop. So, kapit lang kayo mga supporters ng Prieto, Diaz, and Santa Magdalena as we are seeing as a very small margin, 42 against 40. No, Prieto Diaz leading with 2 points against Santa Magdalena. Again, this is Sir Angelo kasama si Coach Paul. Magbabalik po kami for our next stop. Okay, pal. Capacity as representative of Ako Bicol Party List and on behalf of Congressman Zaldico, I hereby declare Ako Bicol Cup Sorsogon officially open. Good luck to everyone. Yes!
nagpapasalamat po kami ng marami sa pagdating dito ng Ako Bicol Cup. Kaya malaking pasalamat po na napunta kayo dito sa Sorsogon. Ang ganda po ng opportunity nito sa aming malalaro at saka sa ibang mga katim po namin. Maraming salamat, Ako Bicol Cup. Maraming salamat, Ako Bicol Cup. Maraming salamat, Ako Bicol Cup. Yes! Again! Tara na si Aquino. Babop Santa Maria! Using the glass for Jeff Viernes. Bang! Sa Ligaspi, he has a review in himself. By one, the Hassel de la Cruz! What a... Sa last Good evening once again, live na live tayo dito sa Encinas Pavilion, surfing capital ng Bicol, Gubat, Sorsogon. Bago natin na i-resume ang ating laro, para sa second na pasadaan muna natin ang ating halftime statistics. Yes, ito nga. Halftime statistics natin, Sir Jello, for Team Prieto Diaz. Bench scoring, 15 points in the paint, 34 turnover, mayroon 12 fast break points, 6 second chance point, 8. And interestingly, sa Santa Magdalena, bench points 0. Kasi nga, sabi natin, 5 lang sila. Oh. No, yung mga coaches lang ang nakaupo. Points in the paint, we have 20. Turnover, 11. Fast break, 4. And the second chance, no, medyo malakas yung rebound nila. So, yan ang titingnan natin, partner, dyan. Kasi nga, sabi ko nga, bawal magkumpiyansa itong mga taga-Prieto Diaz. Kasi lamang na lamang sila in terms of numbers, partner. Diyan pa lang sa bench scoring, wala nang makakatulong dun sa mga starters for them. Talagang may mga pangpalit sila at talagang yung pagod, yung energy nandiyan para sa kanila. Tingnan natin, partner, kung ano mangyayari din sa second half. Kung makakahabol kaya itong mga taga Prieto Diaz or talagang ididiin na sila nitong mga taga Santa Magdalena or ididiin na sila nitong mga taga Prieto Diaz. Tama ka dyan, partner, no? So will the heart of this generation of miracles of Santa Magdalena will prevail o ito nga much more systematic and good rotation ng Prieto Diaz ang mananaig sa larong ito. Abangan po natin ang conclusion ng larong ito as this is our last game, no, of our doubleheader matchup as Zeus Blanco shoots from the top of the key but misses. Good thing he picks the rebound there. And Banalio fires another attempt but no good. This time it was Frencilio recovering the ball for their opportunity. Frencilio fires an air ball. And Moscoso fires 3 points. And ito na. A good start for Team Santa Magdalena. At labang na dito, partner, itong Santa Magdalena ng isa. Tama ka dyan, partner. And Manalio, Adoninha rather, missing the shot there. And for Manes, a very steady point guard for Team Magdalena kasi wala siyang choice. And Fulio attacking with his sleeve. With his heart on his sleeve. But a little short there. But Garrote was there for the finish. But same story. Now went for Garrote. Now good ball movement for Prieto Diaz but still they cannot finish. Moscoso, but Zeus was there running like a wind but misses. And that's 4-1. Nakikita na natin ang disadvantage ng depleted lineup ng Santa Magdalena. As now, kanina, they are focusing on offense. Ngayon, yung depensa naman ang mas pinaigting nila. As lahat sila
What a rejection and denial there. So again, hindi mo to pwedeng basta-bastahin. Yes, partner. At ayun nga, medyo struggling dito sa pagsisimula ng ating second half. Itong mga taga-Prieto Diaz, partner. Tama. Pansin ko lang, partner, no, baka ito talaga yung strategy. Either you focus on the offense, then you switch to defense. Kasi you cannot have both. Or else, madideplete hindi lang yung player, but the stamina of your team members as well. And look at that, partner. Still struggling on that shot. Itong si Sus Blanco, partner. Opportunity for him at hindi na i-basket yon, partner. Tama, no? And that's very rare because Zeus Blanco has been doing miracles for his team for many games now. But Moscoso firing a three. And with that, pakinggan muna natin si Regine Buhay para sa kanyang report. Regine, take it away. Lima lang yan at tinatamad pa. Coaches, ito ang sinabi ni Coach Dren sa performance ng kanyang mga manlalaro. Konti lang daw sila at mga pagod na, pero kaya pa rin nilang sabayan ang kabilang kupunan. Sa transition lang daw sila nagkakaroon ng problema, di ma-convert ng maayos, pero once ma-execute raw ito ng maayos, ay tuloy-tuloy na ang momentum ng Team Santa Magdalena. Advice niya lang sa kanyang mga players na more passing, less dribble. Sa transition, kailangan pasahan, hindi dribbling. Dahil the more ang passing, the more ang shooting at more chance na makaskore. Yan ang update mula dito sa side ng Santa Magdalena. Balik sa inyo, Coach Jello at Coach Paul. Thank you so much, Regine. No, I was caught unprepared by his first line there. Lima na lang at tinatamad pa. Tinatamad pa ito sa lagay na ito ang Santa Magdalena. Paano kaya kung sipagan pa? No? Mukhang madudoble itong puntos na ito. Yes, Parker. At yun na nga, sabi nga natin. Kasi sabi nga, sino naman ang talagang sisipagan kung lima lang kayo at walang nagmo-motivate sa bench, partner. Pero this is not evident, partner, kasi sila ang lamang dito, partner, with 4 points. Tama, no? Grabing table-turning prowess ang pinapakita nitong Team Santa Magdalena. As again, the possession is theirs as Francilio waited for his teammate. Pero mukhang namulat na dito ang Prieto Diaz. They are guiding Formanes heavily. So no choice itong Team Santa Magdalena but to feed the ball to other teammates. Azus Blanco, Zeus attack sky high using the glass for two. And that's the first 2 points of Team Prieto Diaz sa pagsisimula ng ating second half, partner, courtesy of Zeus Blanco. Tama ka dyan. And eto na nga, medyo bantay sarado na si Formanes but good thing nakawala siya. Decided to feed it for 3-point attempt but loses. So, yun na, sinasabi mo kanina, Coach Paul, no? Again, another realization. Walang sumusuporta sa kanila sa bench, no? Halimbawa, kapag uupo ka na, walang a-appear sa'yo. Yung coach lang. Oo nga. Matagay na sila ang nakakalamang dito, partner. And may opportunity pa itong si Don Del Francilio na dagdagan yan with a 3-point play or foul opportunity para dito kay Don Del Francilio. Indeed, you are right there, Coach Paul, as we are seeing 47-44 and dagdagan mo pa yan and another opportunity, no, kasi he was fouled on the 3-point line, so he's given 3 charity shots and he completed it, and that's another resting point para sa mga ano, yung sa mga naka gray partner at pumapalakpak at napapalakpak doon yung coach nila na si Coach Edward Yopeña. Tama ka dyan, partner, no, they are even the coach are enjoying this wonderful ball game given to us by these two teams. And ito na naman, same story but different court. Sobrang lakas ng pasa, pero medyo tumakbo na dun si Moscoso. Pangiti na lang si James Moscoso at si Prinsilio. Eh. And Santa Magdalena again with the ball possession. Moscoso firing three! What a shot by Moscoso! That's the fifth triple, partner, of James Moscoso dito sa ating laro, partner. Force to be reckoned with itong si Moscoso. Zeus, on the other hand, is still finding his momentum. But a good thing, si Manalio was there to make the shot. Fulio against Zeus. Fulio feeds the ball to Francilio. Francilio fires. No good. And that's an out of bounds. And the ball would be given to Team Prieto Diaz. Fulio is guarding Zeus, but Zeus, Francilio rather was guarding Zeus, but Zeus from coast to coast, medyo hindi pa nakukuha nitong si Zeus ang kanyang momentum sa laro. No, knowing that in his previous outing, very consistent point guard siya at the same time, no, a shooter for his team.
Yes, partner. And naka-foul doon si Dave Formanes doon sa play na yun o na driving Sus Blanco. Yes, and sana hindi sila ma-incur ng 5 infractions bago matapos ang laro kasi that would be a very dangerous spot for them as Moscoso has the heart of the lion. He's been carrying the points for his team for the past few minutes of this third quarter. And kung mapansin mo, partner, nakakaisang field goal pa lang itong mga taga-Prieto Diaz dito and still misses itong si Rodriguez. At mukhang may babalik pa yan, partner, dito sa Santa Magdalena ang bola. So talagang hindi kinakapitalize ito mga taga-Prieto Diaz every opportunity na binibigay sa kanila ng mga taga-Santa Magdalena. At on the other side naman is talagang grabe ang capitalization nito mga taga-Santa Magdalena doon sa opportunity binibigay sa kanila ng mga taga-Prieto Diaz. Tama ka dyan, partner, no? For the past 6 minutes, 4 points pa lang ang nagagawa ng Prieto Diaz. Unlike dito sa Santa Magdalena, naka 14 points na. Yes, no? Kasi 42-40 yun during our halftime break. And eto na, running is Prieto Diaz dropping the dime to his teammate na si Zeus Blanco. Zeus Blanco recovering, trying to reclaim his glory, pero wala. Medyo maalat talaga. And pinilit ni Deligero. Zeus once again for an opportunity, but no good. Now Fulio against Manalio. Fulio attacks. No good. Rebound by Moscoso. Moscoso was asking for a foul. This si Destaho, Destaho to Zeus. Back to Destaho. This Deligero rather. And maraming nag-enjoy sa larong ito. Partner, merong pumupusta sa Santa Magdalena daw, no, dito sa comment section natin, no. This Santa Magdalena is actually giving surprise, no, and pulling a Houdini act dito sa larong ito, kaya tuwang-tuwa ang mga nanonood na sa live natin, no. Napapanood po tayo sa Ako Bicol Party List, sa Ako Bicol Online TV, sa Rep Saldico FB page. Mapapanood din po tayo sa Ako Bicol YouTube channel and meron din po tayong Ako Bicol TikTok page. And again, partner, timeout muna dito. At talagang mapapansin mo sa bench, talagang grabe yung hinga nito mga players every time may timeout situation, partner, dito sa ating game. Tama nga dyan na Coach Paul, no? Sabi nga dito ni Oriel Perez, no, a supporter of Team Santa Magdalena, pag natalo pa daw ng Prieto Diaz rather, pag natalo pa daw dito ang Team Santa Magdalena, papahugasin niya daw ng isang buwan, no, yung player niya. So they are having fun, no. So back to the ball game, we have Manalio feeding the ball to the corner. Manalio taking three from the top of the key, fires, kisses the rim, but no good. Big rebound there by Francillo, pero medyo nahihirapan na Fulio. Rebounding the ball, throws the ball into the air. A Hail Mary pass was intercepted by Manalio. And Fulio denying that attempt. Grabe ang bakbakan ng nangyayari dito sa ating ball game. Despite being these teams, no, are underdogs in this district, grabe yung laruan, no? This yes. goes to show na high caliber talaga itong mga player ng Ako Bicol. But again, a chance for Zeus Blanco, partner, para i-cut yung lead. That's a basket for Zeus Blanco. Ikalimang puntos pa lang yan, partner, ni Zeus Blanco dito sa ating laro. Tama, but in his previous outing, no, medyo nag-20 points or more. Medyo so, struggling talaga itong mga players ng Prieto Diaz dito sa ating game na ito. Samantala, ito si Formanes, still very consistent with his energy. Let's see if he can continue until the fourth. And Moscoso firing from downtown there despite being guarded. And Formanes attempting to steal the ball but was called for an out of bounds with 2 minutes remaining in our third quarter. Santa Magdalena is surprisingly leading with 6 points against Prieto Diaz with 50 points. Janela pump fakes, attacks, misses. Moscoso crosses the half court. Moscoso, let's see if he will three. No good. Formanes didn't attempt rather. To Francillo to Formanes with less than 10 seconds on the shot clock.
uses the pick given by Fulio but was trapped with a bigger man as Dionela and intercepted by Destao. Destao to Zeus with a finger roll. Sobrang alat talaga. Ito nga, Zeus Blanco, a very sorry miss on that attempt. No, mukhang may lagnat ito nga si Zeus Blanco ngayon. That's a point blank range partner shot for Zeus Blanco. Walang tinamaan. May tinamaan naman at hindi lang umaabot yung tira doon sa ring. Tama. Nalungkot yung fan niya, yung aking kapatid na si Angela na nanonood dyan sa gilid. No, fan na fan pa naman ni Zeus Blanco kaso nalulungkot sa ipinapakita. Ito nga si Zeus ngayon. But nonetheless, again, maybe, sabi nga, bilog ang bola, anything can happen as Moscoso. Pakinan na yun, partner! Ang anim na 3 points dito ni James Moscoso dito sa ating game, partner. Talagang James Moscoso is feeling it beyond the arc. Yes. And another right, miss, partner. Mula kay Zeus Blanco na naman. Moscoso once again in the zone right now. Fires. But misses that shot. Blanco decided to pass instead, realizing that his hand might been cursed. No, kasi hindi po papasok yung mga tinitira niya. At mukhang may sara yung ring doon para kay Zeus Blanco, partner. Tama. Doon sa kabilang court. The game is not in favor of our god na si Zeus. Greek god natin na si Zeus. His lightning speed cannot hit the basket. At again, nag-aabante po dito ng Siam itong mga taga Santa Magdalena with 20.6 seconds remaining sa ating third quarter. Tama dyan, partner. No? So tingnan natin if Prieto Diaz can trim the 9-point lead as we have 20 seconds, probably the last possession unless intercepted or rebounded by the other team. So tingnan natin as they are milking the clock and looking for the last play on the third quarter. Feeds the ball to Manalo, but eto na nga, naagaw, as I was saying, with 5 seconds, passing the ball to Garrote. And that ends our third quarter with a score 59-52. A 7-point lead of Santa Magdalena against Prieto Diaz. Just sabi nga natin, this is a very surprising game, partner, kasi nga, depleted itong mga taga Santa Magdalena with only just 5 players talaga ang naglalaro para sa kanila. At sila pa ang nakakaabante dito sa pagtatapos ng ating third quarter, partner. Tama, no? Again, advantage naman, no? Advantage of being disadvantaged with numbers is that your steam, no? Your engine will keep on running and the perseverance to continue, no, will burn. Kumbaga, when faced under a dangerous situation, you have no choice but either to survive. No, that's your only option, no, when left with no choice, survive and fight, like as if your life depends on it. Ito yung pinapakita ng ating mga players ng Santa Magdalena. But again, kudos din dito sa Prieto Diaz for fighting, no, the determination being shown by Santa Magdalena. And Moscoso, very consistent with his shooting prowess, gives the ball to Francillo. Francillo from the top of the key! He can hit that, partner. Itong si Dondel Francillo talagang isa din tong shooter for Team Santa Magdalena. Ikatlong three-point shot yan niya. And three-point made ni Dondel Francillo sa ating game. Tama, no? That's a swish for Francillo there. Meanwhile, medyo nahihirapan pa rin itong Prieto Diaz. But good thing, Junela, no? Si John Junela was there to, no, make sure that the basket goes in. Bounce pass dito kay Formanes, but that was too strong of a layup. And Zeus once again, even losing the ball, no, hindi na siya pinalapit, but Junela once again shooting from left a while ago, now on the right side of the board. Yes, partner, speaking of points, itong sa si Manalo pala may 13 points sa kabila at 17 points sa itong si Dondel Francillo, partner. Tama, and speaking of Francillo, dagdagan mo pa yan as Garrote was able to screen De Ligero out for an easy 2 points and a walk in the park there by Francillo. Now Zeus still looking for his zone here in the game. Feeds the ball to his teammate na Destaho. And ilista mo na yan. And again, a good three-pointer on the part of Adalbert Destaho with 8 points na dito sa ating game. Tama ka dyan, partner. As Francillo attempting to attack,
But again, for Manes, running despite the difference in number, was able to pickpocket the ball mid-air. And was called, there's a foul called on... That's on De Ligero partner, Christian De Ligero. But again, ang gandang basa doon, doon sa play na yun ni Dave Formanes to steal that ball, partner. Tama, and if I've heard it right, parang meron ang warning for exclusion dito sa Prieto Diaz. Oo, at dito sa Santa Magdalena, halos wala pa. Wala pa. Moscoso, from a very long distance! What a shot! By Moscoso, and that's his... seventh three-pointer of the game, partner. Seventh three-pointer, mga kasurog. Moscoso being the Cardell sharp eye of this ball game, hitting the assassinate shot from the bottom of the net. Pero hindi papayag si Junela as he hits the rim but never the basket. And speaking of Moscoso, Moscoso! At sinigurado na ni Dave Formanes yung pasa na yun, partner, to a running Moscoso, partner. Tama ka dyan. Ramping up the scoreboard itong si Moscoso para sa Santa Magdalena. The delight of the crowd on our social media platforms. Feeds the ball to Zeus. Finally! Finally, partner, for Zeus Blanco. First three-pointer of the game para kay Zeus Blanco. And for Manes, gives the ball to Francilio. Back to Fulio, using the glass. But a little short on the layup there. Ito na si Zeus, probably in the zone now with a teardrop. And it's good! Zeus is now coming back in this game as Fulio dishes the ball to Formanes. And Zeus, speaking of Zeus, our godlike runner with the behind-the-back dribble was intercepted by Formanes. No, mukhang grabe yung energy niya doon. Oo, at natawagan siya doon ng foul, partner. At least he's finding his footwork and his Midas hands, no, can convert ball into gold as they were able to cut the lead into 5 points, mga kasurog. And while we are seeing the new ball action with that foul called, puntahan muna natin ang ating courtside reporter na si Jessa. Jessa, the floor is yours. Ayan, maraming salamat Coach Jello and Coach Paul. Complacency, yan nga ang nakikitang problema ngayon sa Prieto Diaz matapos malamangan ng mga taga Santa Magdalena that's only have 5 players. No rebound, no backs out, and missed shooting opportunities. Ilan lang yan sa mga kapansin-pansin na lapses ng mga taga Prieto Diaz. Kaya naman sa ngayon, the team should double their efforts as the team Santa Magdalena keep on hustling despite of being undermanned. Yan muna ang latest. Back to you, Coach Jello and Coach Paul. Thank you so much, Jessa. No, that's a little underman nga itong Santa Magdalena. But yan, medyo complacent daw, sabi ni Coach, itong mga players ng Prieto Diaz. So they have to be more serious in this game now as Francilio with the denial there on the attack under the rim. And Francilio spinning, waiting for his teammates. Francilio, and there's a man-to-man defense now. Prieto is being more serious. Garote, fires to the right. But that's a sorry miss. Mukhang nakikita na natin in as we are about to hit the 5-minute mark of our fourth and final quarter. Medyo tagaktak na ang pawis. Oo, partner. Talagang napapabuntong hininga dito itong mga players, itong Santa Magdalena, partner. But again, sila na naman ang nakakuha ng rebound dito sa play na ito. Tingnan natin kung ano gagawin ni Formanes. Good drive on the part of Formanes, partner. Tama, what a handle there. Losing and shaking off his guard, and team members of Prieto Diaz is not happy with that development. Again, grabe ang pressure na nafe-feel nila. No, kasi lima lang ang kalaban nila. So they are fighting seemingly underdogs. Manalo loses that shot. But again, eto si John Junela, very consistent sa pulot-pulot niya, converting it to a points. Formanes breaking ankles but misses. Yes.
good timeout on the part of the coach of Santa Magdalena, partner, to give a breather para sa kanyang limang players, partner. Na again, nakakalamang pa dito sa ating laro. Yan, ang aking kapatid, no? Kita natin sa screen ang mga pinsan ko. Yan, nice direct. Di ako makapag-react kasi kapatid ko yan. Aking kapatid na... Hello po, happy viewing. Yan, yes. Yan na, taga dito ka kasi, sir, no? Taga, yes. Your family is from Gubat, Sarsogon. Oh. Hello po sa mga taga-Gubat na nanonood dito sa Gubat, Encinas Pavilion. Tama dyan, much needed breather din ng kapatid ko kasi nasa fourth year na siya ng kanyang accountancy. So nagpipreboard na siya. Halos hindi na yun natutulog kakaaral. So pinagbigyan ko ang kapatid kong kamote. So going back to the ball game, we have Moscoso giving the ball to Garrote. Ito na yung favorite na fall away one foot jumper. And Zeus still with his sandals. Zeus attacking the paint, drops the dime to his teammate but denied. And a breakaway pass dito kay Moscoso for an easy 2 points. Nagdagan na naman ang kalamangan dito ng mga taga Santa Magdalena. Blanco. 7 points, partner, ang abante dito. Tingnan natin if this will continue. As Fulo securing the defensive rebound there. Moscoso asking for his teammates to wait. So Francilio, what up? Bounce pass to Fulio. Fulio flying into the air but misses that shot. Janela to a very fast runner na si Edson Manalo or Manalo securing the shot and cutting the lead into 5 points with 3 minutes and 31 seconds. Very exciting ball game, mga kasurog. Drops the dime to Fulio but Fulio was unprepared there and rejected itong si Garrote ni Rodriguez. Now, Doninha with a reverse layup but hangs in the mid-air itong tira niya. Gives the ball to Janela, fires the rocket, kisses the rim but no good for a second opportunity. Etong si Doninha and finally was able to reclaim his name after missing that reverse layup. At wala na kasing nakababa doon for Team Santa Magdalena, partner. Kaya nahirapan itong si Princilio at itong si Moscoso doon sa baba. Another steal on the part of Janela. Janela against Moscoso. Janela pushes and powers his way in and Moscoso was called for a blocking foul. And very exciting, no? As a 73-70. Maybe we will see an overtime and ito yung gustong-gusto natin makita, especially yung tech team natin. No? They would be excited if magpupunta tayo sa overtime kasi sobrang ganda ng laro. And ito, sobrang seryoso din ng mga audience natin. No? Halos parang hindi na humihinga yung mga nanonood kasi gitgita ng labanan as Prieto Diaz is closing the gap slowly but surely. No? They are crawling to choke the necks of the much depleted lineup of Team Santa Magdalena. And ito, partner, dalawa na lang ang abante dito ng mga taga Santa Magdalena. And ito na, an opportunity finally to cut the lead as Manalo attacking the paint with a finger roll but misses. And Zeus running to intercept. Francilio with a long range jumper misses. And now, Zeus who has been struggling in the first few quarters. Tingnan natin yung atake, ipinasa sa kanyang kakampi na si Destao but denied. And too much action is happening right now as Farmanes stop and pops nothing but the bottom of the net. Pasok ba yan, partner? Yes, pasok, partner. That's the first three-pointer. Hindi ako makapaniwala eh. Walang kaalog-alog yung net. Grabe, very exciting ball game indeed as a revenge three-pointer was given by Destao but misses. And now, a breakaway pass to Moscoso but Destao was there to reclaim his error. Running and jumping up and under itong si Mark Rodriguez. Cutting again the lead. As we are down in our twilight zone, Moscoso leading the charge for his team. Trapped and guarded by Manalo, decided to feed it to Formanes and too much off-ball action is happening with firing from long range. Rodriguez throws the ball to Manalo. Manalo! Gets and it! 2 points with 1 point lead. This could be anybody's ball game. Who know? Baka mag-overtime pa tayo dito sa napakagandang lugar ng Gubat, Sarsogon. Adelbert. Moscoso
Moscoso, there's a man-to-man defense now. They are all becoming serious. Francillo using his body power again, using the glass, but didn't connect with that shot. Muntik na yun, partner, for Dondel Francillo. A good recognition on the part of Dondel Francillo dun sa mismatch niya kay Adelbert Destao, partner. Tama, partner, no? It is as if we are watching the finals of Ako Bicol Cup Sorsogon. A very wonderful game given to us by Prieto Diaz and Santa Magdalena, no? Na-excite na dito ang ating mga but staff. Again, no? That's a miss, partner, on the part of Dondel Francillo. Very uncharacteristic sa kanya, partner. Tama. Mararamdaman mo talagang pagod na. And eto na. Binutas talaga nila, literally, yung net. Oh. No, kaya minsan na... Because of that hot shooting nito ni James Moscoso at nito ni Dondel Francillo, partner, sa partner ng Santa Magdalena. And sa kabila naman, in the lights of Edgison Manalio, and Adelbert Destao, and ito si Sus Blanco, partner, at early goings ng ating game. So ito nga, sabi nga natin, this is anybody's ball game pa rin, partner. Tama, and tuwang-tuwa ang mga audience natin sa online, no? Gusto din nila na makapanood ng overtime, no? Baka nga double overtime pa. So sobrang saya nitong mga staff natin kasi na-enjoy nila ang laro ng Santa Magdalena and Prieto Diaz. At balik dito, partner, sa mga taga Prieto Diaz at may chance sila dito to cut the lead makalamang pa dito sa possession na ito, partner. Tama, Destao feeds the ball to Zeus. Zeus thinking three, gives the ball to Manalio, fires a three-pointer but misses. For Manes, still with his stepping on the pedal, running very fast, Eurostep and a fall-away jumper but didn't connect there. And Manalio is complaining. He was saying he's raising his hand as Formanes was driving and is still complaining now for the foul called. But Formanes will troop to the line for two. Again, our referees, no, are top caliber referees. Lalo na itong si Ref Inday, no, bata pa lang ako. No, may sipon-sipon pa na tumatakbo na to sa mga court. Lalo na sa mga inter-barangay and higher leagues. Again, partner, itong si Dave Formanes. So buhay pa dito ang mga taga Prieto Diaz, partner. Tama, no? I think we'll really see an overtime. Pero tingnan natin, mukhang umiti siya doon at alam niya na na secured na itong pangalawang tira. Prieto Diaz, no, trying to cut this 3-point lead. So tingnan natin if they will shoot from beyond the arc. Azuz gives the ball to Junela, fires a 3-pointer. Kaboom! And this is a very exciting ball game. And that's the first three-pointer of Jan Junela sa ating laro, partner. Indeed, as Formanes is trapped by two. Formanes and there's a jump ball. So titingnan natin if the arrowhead points to Prieto Diaz. And yes, it is. The table might turn right away. Yes, partner. From this. And tuwang-tuwa si Sir Iris na magkakaroon ng overtime. So there's a chance, partner, on the part of Prieto Diaz to even finish this game, partner, with 37 seconds on the game. Pero no need to worry here for Team Santa Magdalena. No need to foul. Honest defense, babalik sa kanila ang bola, partner. That's right, partner. Manalio fires from downtown. Yes. What a swish! And this is one for the books. As Prieto Diaz, who has been struggling for to even close the gap, was able to take the advantage with a three-point shot from the corner by Edgison Manalio. Yes, partner. At yung three-pointer na yon from Edgison Manalio is ikalawang three-point pala niya dito sa ating game, partner. But again, yung mga two-pointers niya kanina is talagang very important on that game. Before that shot. But again, may chance dito ang Santa Magdalena with 23.6 seconds remaining, partner, on the last quarter. So, no need to hurry here for Santa Magdalena. Tama. Kumbaga, this is a three-pointer yung kailangan nila, partner, dito sa game na ito. Tama. This is a historical battle. Specifically, alam natin na maraming shooter dito with the likes of Moscoso. So tingnan natin what will happen with the remaining 23.6 seconds of our ball game. Prieto Diaz has turned the table, no, in less than a minute, no, after capitalizing on the exhaustion for Manes, guarded by Zeus.
Moscoso. I think Moscoso will be finishing this quarter as Moscoso fires! And no good. But the ball was taken by Formanes and Prieto Diaz. Prieto Diaz closing this game. That's a nail to the coffin as Moscoso from the half court. Muntik na. And tuwang-tuwa ang ating staff kasi maaga silang makaka-uwi. Hindi. Grabe ba yung game na yun? It's napaka exciting partner talaga. Kudos to this Santa Magdalena players partner. Lima lang ang naglaro po for Team Santa Magdalena at muntik na doon ang mga taga Prieto Diaz partner. And this is a big congratulations for Prieto Diaz as this is their first victory. They really ended with a bang. Matagal, congratulations to these two teams partner na pagaganda ng kanilang pinakita dito sa ating laro. And again, kudos to this Santa Magdalena team again. And but again, kudos din dito kay Edison Manalo for Team Prieto Diaz for talagang stepping up for his team para makuha yung panalo. But again, nakakabilig partner yung mga ganyan, yung mga puso ng mga players natin, kahit depleted, kahit kulang, talagang lumalaban. And again, yun tayo mga Pinoy, ganun talaga yung puso sa larong basketball is andyan. Yes, you're right there partner. And kung sakali naman naitabla ito ng Team Santa Magdalena, that would be a dangerous spot. No, they're threading needle there kasi that's another 5 minutes for the already exhausted team. Yes, partner. So I think as you can see, the highlights of this game. Actually, talagang nagsimula ang ating second half is kontroladong-kontrolado nitong mga taga Santa Magdalena yung laro, partner. But again, players from Prieto Diaz stepping up and winning this one. Congratulations. And again, allow me to greet partner yung mga nandyan sa Camarines Sur, yung dalawa kong anak, si Hara Francine and si Hera Pulin. And the Barra family, Loseño family, Sepe family, dyan sa Kamsur. Hello po sa inyong lahat. And nagpapabati din ang ating driver na si Mark Bilancin. Hello, Mark, of course. And sa lahat po ng nanood, again, magbabalik po kami on April 1. That will be Monday. So may mga games po. That's the last two games ng ating elimination dito sa Akaw Bicol Cup Source. Yan, tama ka dyan, Coach Paul. No? So again, much delight was given to us by Manalo as our staff team will have their early break. No? Kasi they've been here with us in Sorsogon for as early as March, no? Or February ba? Yes, opening yung opening, March. Opening, di ba? And ngayon, at least makaka-uwi sila ng maaga. Kasi makaka-uwi kami. Yeah, kayo ng maaga, no? Sa Legazpi and sa Naga as a Kamsur, of course. So, again, thank you so much sa mga patuloy na sumusubaybay sa Ako Bicol Cup, Sorsogon. No, maraming salamat kay Congressman Saldico, Congressman Jill Bongalon, at sa Ako Bicol Party List. Katabang na, kasarug pa. And of course, to our Commissioner of Ako Bicol Cup, Commissioner Lloyd Rivera, yung kanyang kapatid na si Assistant Commissioner Ino Rivera, ang ating team sa IMBC, of course, headed by Ms. Russell Oreta, and of course, Sir AJ Edosma, and of course, yung head natin dito sa broadcast, si Direk Christian Calieja. And again, the men and women of Ako Bicol Cup, the hardworking men and women of Ako Bicol Cup. Tama, thank you po. Yun, Coach Paul, no, alam ko na sabihin mo for others as we are Athenians. So pasalamatan din natin ang ating mga kasama dito sa panel, no, mga courtside reporters, and of course si Sir Alex, no, si Kapa Morgan na nandito din, and si Sir John Bachelier. No, and we are just waiting for our Kasurug player of the game. And iba to na natin kaya Jessa, no, for our Kasurug player of the game. Again, this is Jello kasama si Coach Paul. Maraming salamat, yes, po. Yes, thank you po and good night. Ayan, thank you so much Coach Jello and Coach Paul. That's the end of the ball game between Prieto Diaz versus Santa Magdalena with a final score of 83-78 in favor of Prieto Diaz. So now with me is the Kasurug player of the game from Prieto Diaz, jersey number 11, John Junella, with 16 points, 14 rebounds, 1 assist, 4 steals, and 1 block. Ayan, congratulations po for being our Kasurug player of the game. Wow, that was an intense match between Prieto Diaz and Santa Magdalena. Ano yung ginawa niyong strategy para bigla niyong makuha yung momentum for the last quarter?
So yun nga, pag fourth quarter, sinasabi namin doon sa bench na kailangan natin magtrabaho kasi talagang lima lang sila eh, tapos kami, siyam kami, kaya parang nakakaano naman sa amin kung matalo pa kami sa home group namin. So yun ang ginawa namin, talagang ginawa lang namin yung mga ano ni coach, and talagang trabaho lang namin kung anong mga ginagawa namin sa court, yun lang. Ayan, in addition, ito yung unang pagkakataon na nanalo kayo. Anong masasabi mo tungkol dito? So, first of all, salamat sa Panginoon kasi nakuha namin yung unang panalo namin. And wala lang, enjoy lang namin yung game. And yun, nagbunga din kahit may panalong isa. Ayan, so with that, congratulations. May gusto ko mang pasalamatan or i-shout out sa patuloy na pagsusuporta sa Team Prieto Diaz. Yun, nagpapasalamat ako sa Prieto Diaz, sa SK namin, si RJ, si Mayor, si Vice, and sa mga players, sa mga co-players ko, and kina Coach Boy, Coach Momo, sa mga coaches ko, sa coaching staff, and sa girlfriend ko, si Nazareth Imano, and mga sa Tigers, yun, sa parents ko, yun lang. Ayan, congratulations once again to our Kasurog Player of the Game and of course, to the first win of Prieto Diaz. Kaya naman mga Kasurog, don't forget to hit that like and share button at magkita-kita tayong muli next week para sa pa-intense ng pa-intense na game dito lang sa Ako Bicol Cup Sorsogon. Now of course, live na live at libreng-libre niyong mapapanood sa aming Facebook pages. At Ako Bicol Partless Facebook page, Representative Zaldi ko, Ako Bicol Online TV at sa aming YouTube channel at Ako Bicol Cup. In behalf of Representative Zaldi ko, Ako Bicol Partless, and to our Commissioner Sir Lloyd Rivera and to our Technical Head Director Sir Christian Calyeha, this is Jasmine Navales, your courtside reporter. Good night everyone!